Banzai, welcome to my life! And welcome sa mga burgers. Alam mo, dalawa kami ni Andre, sobrang saya today. Yeah! Kaya kami naka-jackpot sa loto. Oo, kaya kami nung mag-deliver. Ang laki ng party! At ayan, sila ang nag-setup ng ating burgers tulad na napanood nyo. Sa ating intro, sila po ang nag-setup. And ang sasarap, very appetizing yung look ng mga burgers natin. Actually, sobrang mura lang neto, Andrew. This one is 69 pesos lang. Tapos yung iba is 99 pesos. At itong pinakamalaki natin is 189 pesos lang. May kanya-kanya to silang pangalan. Ito for ano to eh? For keto. For keto. Kasi wala siyang bread. Just yung pineapple lang. Ganon. And nagbumukbang din kasama natin yung mga langaw. And ayan. Ayan, mayroon din tayong ganito. And lahat ng name at yung menu nila is ito. Hindi tayo ano. Ayan. If you want to visit Burger Lee, actually, ilang beses ako umorder sa kanila. Then, pinadala nila. Kasi, simula na lumipat kami dito sa Cavite, ito na yung favorite kong merienda. Kasi, ang mura, for only 69 pesos, diba? Ang dito ng party, sulit na sulit. Meron na rin yung ano, meron na rin yung pineapple, cheese, and may mga paganto pa sila, pag pinipis na ganito. So, pag bumili kayo sa kanila, may mga paganyan sila. So, visit Burger Lane. So, maraming salamat na kay Ivy for considering us. Sana mamit po namin kayo soon at makapunta kami sa inyong store. Yes! Ay, nako! Nako, napakasarap ng burger nila, swear. Amoy pa lang dahil sarap na. Okay. Tsaka, lagi akong order sa kanila. Hindi mo sinasabi sa akin. So, ayan, ngayon is nagbabalik kami ni Ando na fresh na fresh. Yes, fresh kasi revenue day! Speaking of revenue, Ando, saan ba napupunta ang revenue ng isang BNJ? Sa burger ba? Sa pizza ba? Hindi, napupunta yung revenue ko syempre sa family ko as a breadwinner. So, kaya nga ako nandito sa iyo kasi hihingi sana ako ng payo kasi si Aya naging breadwinner din siya ng ilang taon sa kanilang pamilya. Yes, kinabahan ako kasi kala ko hihingi siya ng pera. Kinabahan ako. Hindi, ayan. Sige ko, ito ang ating mukbang lesson, life. Siya letter. Kasi si Andrew, sabi niya sa, kanina nakikwentuhan kami ni Andrew out of nowhere. Then sabi ko, what if kung i-video natin? Kasi para may ma-inspire din tayo, diba? Sa mga story natin. Kasi alam mo, lahat tayo, pati kayo, lahat ng nanonood sa atin, simpleng tao, mayamang tao, presidente, may kanya-kanya tayong kwento na dapat mapakinggan para may mapulot na magandang aral. Pero bago yan, Andrew, syempre bago tayo magdramahan, kain muna tayo. Ready ka na ba? Oh, parang alam mo, parang hindi lang inginap pa yung sa atin. Parang gusto niya lang talaga. Hindi, chini ka lang kita. Para masama sa mukbang. Pero ayan, anong gusto mo unang tikman? Ako this one. May paganto pa kailangan, may paganto. Oo, may ganyan ka. Ito na yung una kong titikman. This is my all-time favorite. Yung pixie 69 pesos. 69 yan, Dai? 69. Sa ibang store, ang mahal na yan. Diba? Ayan. Kimberly. Ando, nag-alaway na ako. Doki. Start na, agad na ako. Oh my gosh. Sarap. Sus pa lang, ang sarap na. Ito. Yung sauce yung panlabar nila dito, napakasarap. Tapos akin. Baka, hindi kayo yung bunga ko, ang laki. Yeah, close na. Ay, sabi ni Kuya, ang dami na rin yung branch. Hmm? Diba? Apat na yung branch nila daw. Ang sarap, no? Ang tulit na tulit. Sarap ako na. Ay, wala pa tayo ng isang minuto. Kalahati na agad. Bago na taong bago, hindi pa ako makakain. Ito, ano? At ito, mayroon silang mayroong mga burgers sila na walang bread. Mukhang diet na. Mm-hmm. Wala nga along etchos, hindi dahil padala to, ang sarap ng patty. Ang sarap.
Sobrang sarap. Malaki na, masarap pa. Ay, day. Perfect. At yun, ang ganito, busog ka na. Mm-hmm. Ah, bagong plate pa to, ah. Mm-hmm. Pero, dead. Ma. Kasi masarap na. Sarap. Sa isa pangalan, bumit kanino eh. Kulit na. Gusto agad, di ba? Alam mo ito. Ang masarap sa kanila, yung patty tsaka yung sauce. Mm-hmm. First, shoutout din pala kay Alvin. Kasi si Alvin na nag-set up ng napakagandang setup na to. Maraming salamat. Galing mo. Ito niyo po talaga. Sana makashot ka namin soon, very very soon, di ba? Ang sarap talaga, super. May kumakaway sa atin over there. Hi! Hi! Hi, ano kailangan? Burger. Alam pa. Ang sarap naman yun, Gin. Wala ko sa'yo, dapat chinika-chika-chika mo lang sa'yo. Parang hindi niya mauubos yun. Hindi ka, parang kaya. Kaya-kaya no? Talaga siya. Kaya siyang ubusin. Gaga. Kulang pa nga eh. Sakitin mo gaga! Kuha ka eh, nadali. Tatapat ako dito para mag-guilty kayo. Yung kumakaan kayo. Pero ayan, mag-umpisa na tayo, Andrew. Di ba kasi baka... Alam ko tapos na! Lalo ko makain lang tayo. So ayan, si Andrew is siya yung letter sender natin for today. Pero live. Live. Hindi siya yung letter kasi tinatamad siya magsulat. Bakit yung tulad ko dahil? So ayun na nga, aye, we're gonna start na. I'm gonna share na may ano, share. I'm gonna share it na may ano, share it. So kagabi kasi, aye, parang ano, parang napaisip ako. Yeah. Kasi may ano, di ba, yung lahat ng revenue ko na pupunta lang sa family ko. Mm-hmm. Tapos may natitira sa akin yung ote. Mm-hmm. So meron kasi akong gustong bilihin. Mm-hmm. Kaso lang kailangan kong unahin yung family ko. May ganun talaga tayo, di ba? May times tayo na ganun. Minsan may isip natin parang, Alo, gustong-gusto ko to, pero parang mas importante pang lalagyan yung pera. Mm-hmm. Di ba? Na may paglalaanan ka pa para sa pamilya mo, ganun. Mm-hmm. Ako, nag-gets ko yung ano ni Andrew na parang minsan nakakapagod maging breadwinner. Di ba? Parang yung last topic lang natin sa ating mukbang lesson, minsan talaga nakakapagod maging breadwinner kasi kailangan mong punan yung pangangailangan ng pamilya mo. Sa kabila nun, minsan hindi mo na napupunan kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Diba? Kasi actually, lahat kami ng BLT ganun. Lahat kami breadwinner. Kailangan namin buhayin yung pamilya namin. Kahit minsan hindi na namin nabibili yung mga luho namin, mga gusto namin. Lalo na ngayon, na kailangan na namin kumuha ng sarili-sariling bahay, magbayad na sarili-sariling kuryente, ilaw. Diba? May mga maintenance na yung magulang namin. So, ang dami. Ako, so sinabi ni Andrew, ang may gusto kang bilhin. Pero hindi mo siya mabili dahil kailangan ng family mo. Relate. Super relate. Diba? Parang kahapon lang din ako. Parang pupunutin ko na yung makeup. Sabi ko, ay, wait, lagi sa kaya sa kuryente. Oh, diba? Oo, alam mo, Andrew, eto ha. Ang masasabi ko lang, dapat alam yung pinaka-priority mo sa ngayon. Ikaw, ano ba yung feel mong priority mo? Siyempre, ang priority ko, siyempre yung family ko, siyempre. Ako na yung breadwinner nga, di ba? Because... Basta ako yung ano, breadwinner ng aming family. So, ano... Mas priority ko yung family ko. Siyempre, yung ate ko gagraduate na. Mm-hmm. Ilang buwan na lang. Tapos, buti na nga lang, nagkaroon ng good news. Mm-hmm.
Kasi yung isa kong ate nakabalik na ng Maldives. So thank you Lord kasi nakabalik niya. Kasi isang taon na siya dito sa Pilipinas na nagbabakasyon. So isang taon lang ikaw yung... Isang taon ako. So sabi ni ate, nagsisa ko si ate, nakakaiyok talaga doon. Umiyak nga ako noon eh. So, hindi umiyak talaga ako noon kasi si ate naawa na sa akin. Sabi niya, so, unting tiis na lang kasi si ate, ano na, nag-a-apply niya sa mga ibang resort para matulungan na kasi sa ano. Tapos yung isa kong, buti na lang, isa kong ate madiskarte, si Basang. Nag-ano siya ng mga Graham, nag-ano sila ng mga Scandi. Tapos, buti na lang, isa kong ate na nakapasok agad sa ibang bansa. Agad-agad. Tapos ayun, sabi ni ate, matutulungan niya na daw ako sa mga needs ko sa bahay. So, mababawasan ko na. So, meron na akong magkakaroon ako ng savings sa aking sarili. Buti na lang, nagka-good news. Ayan, at sa mga hindi po nakakaalam, si Andrew, tatlo po silang magkakapatid. Dalawang babae at si Andrew yung bunso. Akala ko si Andrew, tatlo na siya. Pangapat siya. And yung isang ate nila, si Basang, si Jessa, na may YouTube channel din. Si Basang ay nag-aaral at graduating niya. Yes, graduating siya this October. Yes. And si Ate Jing naman, isa sa ibang bansa nagtatrabaho. Uh-huh. Alam mo, Andrew, you are a good doctor. Diba? Kasi hindi namin, hindi ko narinig kahit minsan si Andrew nagreklamo. Diba? Kami kasi nila Limuel, pag nakakakwentuhan kami, minsan nakakalabasan kami na, be, nakakapagod, no? Parang, ala, be, ano, may extra ka pa bang ganyan? Diba? Nakakutangan minsan. Nagkakaganyan na kami, pero si Andrew, never na never kong narinig na nagreklamo. Oo, kasi eh, ako yung taong ano, parang iniiyak ko siya, tapos pagkatapos ko umiyak, tapos na. Mm. Parang ganun, hindi ko na... Hindi ako yung mapashare. Hindi talaga ako mapashare sa mga kasi friends. Kasi mabilis ka umiyak eh. Oo, super talaga. Kasi pag kahit natago ka sa siya. Hindi, unting chat lang talaga sa akin na nakakaiyak. Iiyak talaga ako. Tapos, basta, teary-eyak ako. Tama ba yun? Teary-eyak. Balang sibuyas. Hindi! Balang sibuyas. Ako'y sibuyas. Hindi, ako ay masaya na si Ando ay napakabuting anak. Lalo na, alam mo, sobra, hindi ko masisisi ha, kasi si Andrew may napaka-perfect na family. Hindi perfect na mayaman, madaming pera, may magarang kotse, may magarang bahay. Napaka-perfect kasi ang babaet. Si Jessa, napaka-baet. Yung ate niya, napaka-baet. Yung mama niya, sobrang baet. At yung papa niya. Yes, no. Diba? Doon talaga kami nagmahal. And ako, masasabi ko naman na lahat yung pamilya namin, hindi perfect, pero alam namin mahal kami. True. And Andrew, ang masasabi ko lang sa'yo, lahat ng ginagawa mo sa pamilya mo, worth it. Bilang breadwinner, hindi mo kailangan magdalawang isip kung tama ba yung ginagawa mo. Na minsan, hindi natin nabibili yung mga bagay na gusto natin personally. Hindi yun mali na ibigay sa pamilya natin. Yung mga ginagawa mo, lahat yan, nakikita ng Diyos. Diba? Hindi man yan nakikita ng ibang tao, pero nakikita ng Diyos kung gano'ng kapabuti. Yun lang lagi ipasok mo sa isip mo. Kasi ako minsan iniisip ko din talaga, hindi ako magpapaka-impokrita, pero iniisip ko din minsan na parang, hala, gusto ko na bumili ng sarili kong akin, napapagod na ako, ayoko na magbayad ng kuryente, ayoko na magbayad ng bahay, ayoko na magpa-renovate dahil sobrang gastos. Pero, the back of my mind, hindi. Kasi walang aasahan yung pamilya ko. Saan sila pupulutin? Diba? Dahil nung bata ako, never akong pinabayaan nila mama. At never tayong pinabayaan. Kasi hindi ka naman lalaki ng ganyan. Ng ganyang kalaki. Kung pinabayaan lang. Kasi na siya nababayaan. At saka saksi kami nila Limsy, nila Joven. Kasi lagi kami tambay sa harapan ng tinda nila Andrew. Kung gano'n siya kaalaga ni Ate Del pag yung bata siya. Ni ayaw siyang magalusan. Kasi siya yung kakaisa-isang lalaki. Tapos naging babae. Ayaw na ayaw yan magalusan pati ng papa niya. Ayaw niyang naaapian si Andrew, ayaw na naaasar, ayaw na umiiyak. Kaya Andrew, yung pag ginagawa mo sa pamilya mo, parang ano mo na lang 'te. Sukle, pagbabalik mo. Alam mo,
alam mo, ayokong i-normalize yung sinasabi na dapat responsibilidad nating mga anak yung pamilya natin. Kasi parang responsibilidad nila yon na palaking tayo kasi ginawa nila tayo. Hindi naman natin hiniling na gawin niyo ako sa mundo. Hindi. Bigla lang tayong umano dito sa mundong to. Diba? And hindi ayokong i-normalize yun, pero ayoko ding i-normalize na porket hindi natin responsibilidad yung pamilya natin is papabayaan na natin. Diba? Kasi ganito lang yan. Number one rule na ilagay nyo sa utak nyo kung sino ang meron siya ang tumulong. Yes. Kung sino ang nakakaluwag siya ang maging siya ang magbigay ng responsibilidad. Diba? Diba kasi tao tayo eh. Tao tayo. Hindi lang tayo basta anak. Hindi lang tayo basta magulang. Tao tayo. Sana marunong tayong makaramdam. And under lahat ng ginagawa mo, I'm so proud of you. Yeah. Diba? Hindi man ganun kasapat yung kinikita mo para sa lahat ng gastusin na meron yung pamilya mo at para sa sarili mo. Pero naniniwala ako na sapat yung pagmamahal ng pamilya mo para sa iyo. Yeah. Kasi kitang-kita ko yun. Kitang-kita namin yun. Kaya para sa mga magulang out there, iparamdam niya sa mga anak niya na breadwinner na mahal niya sila. Kasi hindi na kami humihingi ng sukle. Yeah. Hindi na kami humihingi ng kapalit na pera. Ang hinihingi na lang namin yung pag-aalaga, pag-intindi at pagmamahal niya sa amin. Yun lang. Suporta. Diba? Sa lahat ng gagawin namin, hayaan yung maging masaya kami kahit hindi gumagamit ng pera. Hindi mo kailangan ihinto kung ano yung ginagawa mo ngayon sa pamilya mo. Kasi kita-kita namin kung gaano magbayad si Andrew din ng bills. As in, papasok yung sahod ni Andrew, tatanungin namin. Nagpapakitaan din kasi kami minsan kung magkano na lang natira. And kay Andrew, minsan ang natitira na lang sa kanya. Basta ayoko nang mag-money drop, pero hindi na sapat para sa kanya sa isang buwan kasi ang laki ng binabayaran sa bahay. And sobrang dami. And pero never ko narinig talaga si Andong nagreklamo. Kapag gaan nila. Kaya ang dami ding blessing na dumadating sa iyo, Andrew, kasi ayun talaga din, sabi, ayun din talaga, pag tumutulong ka sa pamilya mo nang walang ibang kapalit, iba ang blessing na darating sa iyo. 'Di ba? Lahat ng mga minimithi natin sa ngayon, lahat 'yan makukuha natin. 'Di ba? In God's grace, lahat ng mga pangarap natin na gusto nating biling para sa sarili natin, makukuha natin 'yan. Pero sa ngayon, siguro tulungan muna natin yung magulang natin, lalong-lalo na yung magulang natin. Yeah. 'Di ba? Dahil matanda na sila. Kailangan nating intindihin. Oo, tsaka tayo yung meron eh. Hindi naman pwedeng tayo yung meron tapos yung magulang natin wala, kaya dead ma. Mm-hmm. 'Di ba? Parang hindi na siya makatao. 'Di ba? I-normalize natin na hindi natin responsibilidad yung magulang natin dahil hindi natin hiniling, pero i-normalize din natin na hindi natin pwedeng pabayaan yung taong nagsilang sa atin. Na nagbigay ng gatas. Bakla, never nila tayong siningil sa pagpapagatas nila. Mm-hmm. Diba? Kahit sabi mo, responsibilidad nila yun. Diba? Binuhay ka, ayan ka. Sana i-normalize din natin yun. Hindi puro yung sarili lang natin iniisip natin. Pero alam mo, depende din kasi yan eh. Hindi natin masisisi yung iba na ganun yung pag-isip. Kasi minsan may magulang na hindi ka talaga ma-appreciate at all. Kahit magbigay ng ganito, magpa-walgas ka ng ganyan, minsan tingin pa sa'yo, parang wala ka pa rin kwenta. Parang kulang pa rin talaga. Oo, minsan kasi talaga nasa loob ng bayong hihila sa'yo. Actually, yung kwento mo, Andrew, parang ito rin yung kwento sa last mukbang natin. Pero, once again, Andrew, I'm so proud of you. Huwag mong i-invalidate yung feelings mo yan, kasi normal lang din yan. Tama lang din yung nararamdaman mo. Pero, gusto ko lang sabihin sa'yo na proud ako. At alam kong proud na proud sa Ate Delpa, yes, si Ate Jen, at saka si Jessa. Kasi, alam mo yun, parang ano, si Jessa, kahit pa paano natulungan mo siya sa pagpapaaral. Kasi ikaw yung nagbabayad ng lahat, yung mama mo, sobrang, alam mo yun, kahit sobrang daming problema, pero fresh pa rin. Ooh. Kasi, di ba? At saka ikaw hindi ka lahat ng problemado in life. Ngingiti na lang lahat ng problema. Oo, tama, ingiti lahat ng problema. Kasi alam ko na... Irijube ang lahat ng problema. Irijube! Kasi alam ko naman sa huli... Ang pagsisisi. Hindi, alam ko naman sa huli, kami-kami pa rin talaga yung magtutulungan. Siyempre, to. Diba? Siyempre kami rin naman kapamilya. Sino pa mong tutulungan? Siyempre tayo rin magkakapamilya. Ba? Kain na ulit! Yun. So lahat tayo dadaan sa downs and ups. Pero sana andun yung pamilya natin sa mga moment na yun. So,
Back to Labs tayo, Andrew. I'm so proud of you. Cheers for the life. Proud na proud ako sa lahat ng mga BNT na patuloy na sumusuporta sa mga pamilyang pakaharap. Pakasarap na busog na ako sa isang burger pa lang eh. Parang itatatlo na kasi. Naka-open kasi yung tag. Baka sabihin na naman ako. Babubo kayo. Ako ni Andrew na naman. Pero ayan, tulad ng sinabi namin, hindi namin ito kayang ubusin. So, andyan pa si Ate Jo. Nakaabang ayan. Ate Jo! Kaso! Joanna! So, madami pa kaming tao dito na kayang ubusin ito. So, maraming maraming salamat sa panonood. At thank you so much, yes, for your braveness. Thank you so much. And thank you so much, Aye, sa ano braveness. Braveness, katapangan. Braveness. I'm brave. Parang baby. Braveness. So, thank you for your courage na i-share yung story mo. And thank you so much, Aye, for the opportunity that you have to me to eat the burger. And also, sa mga payo na binigay mo sa amin. And also, thank you so much, Aye, dahil binigyan mo ako ng opportunity para i-share ko sa mga ka-ayinatics natin, yes, mga bags, mga ka-agol, mga kalinsinatics. So, thank you so much. Yes, diba? Our story is a big impact to us. Tama. Diba? Hindi ito totoo, Chucks. Hindi lang ito yung nakaranas yan, marami. But thank you so much. Thank you so much na may napulot kayo sa ating mukbang lesson for today. And hanggang dito na lang. And again, thank you so much, Ado. Thank you so much, MC. And thank you so much kay Ate Ivy sa Burger Lane and kay Alvin. Maraming maraming thank salamat. Thank you so much po. So again, kung gusto niyo itong mga masasarap at amazing burgers, contact Burger Lane. Ayan yung Facebook nila, yan yung mga social media account. Contact number, ayan kung gusto niyo umorder. So hanggang dito na lang. I love you all so much. Bye! Bye! Bye.